Welcome back aking YouTube channel, Shalir Haila. Kayo ba ay gusto nyo bang kausapin ang mga namayapa nyo ng mahal sa buhay? Kung ibig nyo silang makausap, may tatalakayin tayong paksa patungkol dyan. Pwede nyo silang kausapin. Kagamit lamang tayo ng salamin na bilog. Paano? At ano ang ating gagawin para sila'y makausap? Eh, madali lang naman po yan. Eh, baka sakali po kasi may gusto kayong malaman sa kanila. O kaya naman may gusto silang iparating sa inyo. Ang gagawin po ninyo para makausap ninyo ang mga mahal nyo sa buhay na namayapa na, ganito lamang po yan. Kukuha po kayo ng salamin na bilog o kahit hindi siya salamin na bilog. Itatapat nyo po yan sa larawan ng inyong mahal sa buhay na namayapa na. Katapat lamang po. At magsisindi po kayo ng candle. So dalawang candle po yan. Black candle po ang inyong gagamitin. Dalawa po yan. So left and right na nakasindi doon sa pagitan ng salamin na inilagay ninyo. At doon naman po sa replika, ilalayo nyo ng konti, yung tungkol na yung larawan naman po, mas malinaw na larawan, mas maganda po. Ngayon ang gagawin po ninyo, pagka tatapatan po ninyo yan ng flashlight. Yung flashlight po, ipapatong ninyo yan sa gilid, no? Ipapatong ninyo yung flashlight na yun sa gilid na nakaharap doon sa salamin. So magre-reflect po yung liwanag niya yun doon. At dapat po yung liwanag ng yung flashlight na yun, sasapul po yan doon sa, kumbaga nakabanda yan eh, sasapul naman po yan doon sa larawan ng inyong mahal sa buhay na namayapa. Ngayon, after po noon, pag nagawa, ito po yung gagawin ninyo, midnight po, sa hating gabi, gagawin ninyo ito. Kung minsan po yan, habang ginagawa ninyo yan at tinawag ninyo yung inyong mahal sa buhay na namayapa na, pwede pong maramdaman ninyo na bumababa sila. Kung kayo po yung sa baba ninyo ginawa ang ritual na ito, mararamdaman ninyo na galing sila sa itaas, pababa. Tulad po ng inyong larawan na nakikita dyan sa likod ng aming background. Para makikita nyo na bumababa yan. At mararamdaman ninyo po na nandyan sa inyong tabi yan, sapagkat makakaramdam kayo ng kaunting ihip ng hangin o mararamdaman ninyo may dumampi. Dumampi na medyo malamig sa inyong ano, sa inyong bahagi ng katawan. So ibig po sabihin nandiyan dyan po 'yon. At titingnan niyo po yung salamin na kung saan naman nakatapat yung larawan. Kapag yung flashlight po, yung ilaw ng flashlight ay gumalaw na. So ibig sabihin nandiyan na po yung kaluluwa na 'yon. Ngayon, pwede po kayong magtanong sa kanila nang nais niyong malaman. Subalit, ang pagsagot lamang po nito ay yes or no lang po yan. Hindi yan nahahanap kayo ng napakahaba nilang kasagutan. So, hindi na po nila magagawa yun. So, yes or no lamang po. Kaya ang ibibigay ninyong tanong sa kanila ay may kasagutan lamang na yes o kaya no. Halimbawa na lamang po, ang itatanong nyo sa kanila, halimbawa lamang po ito ang itanong nyo sa kanila, may ibig ka bang iparating sa akin? So, kapag ka yung flashlight po, yung liwanag ng flashlight, medyo nag-blink po yan, nag-blink ng dalawang beses, mararamdaman niya, tititigan lang ninyo yung salamin eh. Makikita niyo para mag-blink yan. So, pagka dalawang pag-blink niya, ang ibig sabihin niyan, yes. Kapag ka isang blink lamang po, nung liwanag, ibig sabihin niyan, no. So, ganun lamang po yun. Ang tapos po, kung gusto ninyong masagot naman yung kasagutan ninyo, isulat po ninyo sa isang papel yung kasagot, yung katanungan ninyo sa kaluluwang yon. At ilubog nyo sa isang tubig. Habang nakasulat nyo, yung sinulatan nyo, ilulubog nyo sa tubig yon. Tapos po, ilalagay nyo yon doon sa malapit, doon sa salamin. Hayaan nyo po yan na nandoon lamang po. At hanggang sa sumikat yung araw, tsaka nyo nilang po siya kukunin. Makikita nyo may kasagutan yan. Basahin lamang po ninyo. Kakalat yung tinta nun eh. Dapat po yung tinta na gagamitin nyo, pwedeng pentel kanya na para kumalat.
Dahil doon po sa pagkalat ng tinta na yon, doon yung makikita yung kasagutan. May mga image po na dilitaw doon eh. Doon sa binasanin niyo yung may image po noon. At doon nyo po titingnan kung ano yung ibig sabihin ng image na yon. So tandaan nyo lamang po, ang gagawa lamang po nito, kailangan po medyo malakas po ang inyong loob. Iba po ito doon sa spirit of the glass na ginagawa nyo. Iba po ito. Ito po ay gagamit kayo ng larawan, nung namayapa na, flashlight at salamin. So sana po katulong kami sa pagbahagi dahil nga sa nalalapit na undas. Ito po, hanggang sa susunod na pagpo-post namin ng bagong video, mag-subscribe lang po kayo. Pindutin nyo lang po yan. At yung button bell po, pakiclick na rin po. Ang inyo pong lingkod, si Shalir Haila. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang mabuting gawa, iahatid ka ng Diyos sa magandang biyaya at ilalayo ka sa masama. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.